So tell me, Mr. Vice Mayor, in how many projects, kasi you said, no? In the hearing, Senate hearing, na ikaw, you took advantage of parking building 2. Ano ang term na ginamit mo? Nakinabang. Nakinabang ka. Alright. Since when were you making pakinabang of the projects of Makati? Nag-umpisa akong makinabang dyan mula nung ako yung maging Vice Mayor in 2001. In 2001. Anong klaseng pakinabang yan? Alam mo, tita, ako eh, pagpasensyahan mo lang ha. Lahat po ng itinatanong nyo yan, idi-detalye ko pag nakuha ko na ho yung approval ng aking witness protection program. Idi-detalye ko po ng centavo por centavo, percentage by percentage, kung magkano ang naging pakinabang ko at magkano ang naging pakinabang niya. So ano nga nagtulak sa inyo maging... Nung pong ako'y nasa Makati pa, nakokontrol ko po yan eh. Dahil ang sinabi ko po kay Jojo ganito, alam mo boss, nasa sistema na yata ng gobyerno ang corruption. Pero baka naman pwedeng i-minimize natin ito. Bah, kung hindi mo natin totally matatanggal, baka naman pwedeng i-minimize natin. In fact, yung pong dating 35 na tao ang pumipirma sa isang dokumento, pinaikli ko ho yun ng 18. Dahil nga sa nakabukas lahat ng lamesa ng iba eh, kaya tumatagal. Kaya ako naman ho sinasabi na ako'y nakinabang dahil wala namang maniniwala, Tito Winnie, na sa gobyerno, na magsabi kang wala. Ako naman ho, hindi ipokritong sasabihin ko sa iyong malinis. Kaya lang, ang ibig kong sabihin ay yung bang hindi naman nakakakonsensyang masyado. Kaya ho ako, nung umalis, nakita ko yung building na yon na dapat ay 1.2 billion lang na matatapos. Nung magsampa ho ng reklamo si Atty. Bundalay, nakita kong 3.4 na. Abay, ako ho'y nasiyak. Why did you come to the Senate hearing? Eh, si Junjun din ho, eh, may hawak na papel eh. Nanunood lang naman ho ako, Tita Winnie. Sa television. Si Junjun ho mismo ang naglabas ng papel, sabi niya sa Senado. Eto, politika lang. Kasi si Mercado, palibasa, kakampi nila, hindi nila isinama. Eto po, oh, 2.260 billion. Involved siya. Bakit hindi po siya isinasama? So, sabi ho ng Senado, imbitahin natin si Mercado. So talagang gusto mo naman pumunta para ma-clear mo yung pangalan mo? Opo naman. Okay. Opo naman. Ano yung 2.26 billion na pinagsasabi ni Junjun Binan? Eh, yun nga ho, nakakatuwa, Tita Winnie. No? Oh. Yung sarili nilang dokumento, hindi niya naiintindihan. Kasi po, yung 2.260 billion, kung maiintindihan niya, eh, supplemental budget po na galing po sa loan sa land bank. At doon nga ho sa Senate hearing, no, ipresenta ko, pinakita ko sa mga senador at sa publiko, kung napanood ng publiko. Ito ka ako yung ordinance number 2008-035. Supplemental budget number 2 na may total amount na 2.260 billion. At ang nasa likod po ka ako eh, sinasabi dito na may 11 proyektong pupuntahan. Pero nasiyak po ako kasi alahong naka-line item, walahong amount sa line item kung magkano ang magagastos sa bawat proyekto. Sinulat lang nila yung Opo. Projects. Opo. Pero walang amounts. Wala po. Involved. Okay. Wala po. So kinwestiyon ko po 'yon. Uh-uh. Eh bigla po ngayon may lumalabas na certification na lang ng aming budget officer na napunta raw ho yung 500 million doon. Pero kulang pa rin po 'yon, Tita Winnie. Bakit? Kasi po pag supplemental budget, dapat po idaan niya sa DBM for review. DBM, obviously there's nothing. Parang ganun po ang lumalabas. Kasi okay. Po pag hindi mo pina-review yun, hindi mo pwedeng gastahin. Okay. Alam nyo, Vice Mayor, dun sa Makati City Hall 2, opo. Parking building. Opo. Okay. Sabi daw ni COA Resident Auditor Cecilia Cagaanan, opo. Hindi overpriced, reasonable daw ang presyo ng parking building. Alam po ninyo, Tita Winnie. Oo. Ako ho, naguluhan doon sa report na yun eh, nang makita ko. Bagaman natin yun ho ay pinabulaanan ni Chairman Pulidutan na yung papel na yun ay hindi pwedeng maging depensa ng mga binay sa ongoing investigation ng building kung ito overpriced o hindi. Kasi po eh, dapat para masabi ng auditor na yun ay tama at masabi niya yun ay reasonable, dapat po kinuha muna yung kwenta ng buong building eh. At saka po ngayon ginawa na report. Eh yung po report na nakita ko, kaya ako yung natatawa, phase 1. Reasonable. Phase 2, reasonable. Phase 3, reasonable. Saka po siya ay dumating doon sa Makati, phase 5 na eh.
ang dami pong auditor na ibang nagdaan. Mm-hmm. Paano po niyang i-certify ngayon na yun ay reasonable? O, tiyo muna. Eh, kung five auditors na ang pinagdaanan ng different phases, paano, tama nga naman si Binay, anong magagawa ko? Sabi ng mga auditors natin eh, na ito'y reasonable. Walang problema. Bakit niyo ako pinaproblemahan ngayon? Aba, sa tingin ko nga ho, dapat masama sa demanda yung mga technical na yun eh. Yung mga resident auditors? Hindi lang ho yung resident auditor. Siguro okay. Po yung technical, dahil alam po niyo yung resident auditor, tita. Mm-hmm. Kung hindi engineer, nagre-relay po yun sa report ng technical eh. Mm-hmm. Kaya ho, kawawa din naman yung ibang auditor na pumipirma po yun based on the recommendation and report of the technical personnel. Okay. Kung yan po eh, infrastructure. Oo.